masasabi niyo? Saan binigyan niyo ng bibig ng babae? Well, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos at ginamit niya akong tulay sa mga taong gusto niyo. Salamat sa mga tao dahil binigyan nila ako ng pagkakataon na mapatunayan na ang tanging layunin natin kay itaasan at asang pangalaman. At salamat sa ating mga kawani ng pamahalaang lungsod at sa ating mga construction workers. Bagamat kasagsagan ng pandemya, sila nakapagtrabaho, nakapaghanap buhay, pero hindi na nila inalimpana na maitatag to sa lalong madaling panahon upang maramdaman naman ng tao na talagang may pag-asa, na pwede, posible, at kaya. So, again, maraming salamat sa pagkakataon at sa ating minamahal na Vice Mayor Hani Lapunan, mga kursihan at congressman. Dahil hindi natin sinakasama at yung mga kawani na pamalang gusto, hindi ka ko kaya mag-isa. So again, thank you very much. Yun daw mag-question to. Yun na silang question ko dito. Yun na silang question. Local pa lang daw. Iyang pagpapalit-palit ng mga salitaan o dialect. Sa akin, mas mahalaga ngayon. Paano natin, pag-usapan natin, gawin natin, paano natin itatawid ang tao sa hirap ng buhay? Paano natin itatawid ang tao sa mahal na bilihin? Lodo, aberya, crisis, sa dami ng problema ng taong bayan, mas magpo-focus na lang ako sa suliranin ng taong bayan na makapagbigay ng solusyon. Hindi naman makakain ng pagpapalit ng salita. Sa totoo lang. Sa akin na mahalaga, tao muna. Saka huwag na natin binabago yung isang bagay. If it's not broken, it's nothing to fix. Huwag na tayong gawin ano, regionalism, no? Nag-ihiwa-hiwalay na nga tayo ng tubig dahil 7,100 tayo. Dapat sa puso't isipan, damdamin at pagkakaunawa, iisang bansa lang tayo, iisang Pilipino. Kasi, tingin ko, yung papalitan yung national dialect, hindi kaya nang sali ng tao. Hindi kaya ng bayan ng upa ang nangungupahan. Hindi kaya ipamasali ng ordinaryong tao yung pagpapalit ng bayan. Hindi kaya ibayad ng kuryente. Hindi kaya ibayad sa paligid yung pagpapalit ng salita o dialect. Sa akin, unahin natin ang mahalaga sa akin, paano kayong may tawi sa paligid. Paano tayo makakagawa pa ng milyong-milyon, if not daang libong, condominium 1, condominium 2, condominium 1, so on and so on. Paano natin mapapababa ang presyo ng krudo? Paano natin mapapababa ang presyo ng kuryente? Paano natin mapapababa ang mga presyo ng krudo? Paano natin iraraos at mapagaang at maibsan ang hirap na dinaranas ng ating mga kababayan. Sa akin, mas mahalaga yung more than anything else. Sa kami yan. Yorme, for the record lang, paano natin isususpend to? Kasi may 2,000 pesos daw na babayaran. Yorme, yes, 2,000 pesos na kanilang iniimpo. Tanong nyo yung kameraman mo kanina. Taka-GMA. Ang upa niya, straight forward, 18,000 pesos. Just imagine,
13,000 lang sa'yo, pare? 13,000. Just imagine, sa EBS, si Ocho. Just imagine, kung nagbabayad ka, buwan-buwan ang upa, ng 30,000 o 20,000, tapos wala na sa'yo. But in our case, ang maganda rito, actually, para wala ka na naman ng 2,000. Kasi 2,000 mo sa'yo, hindi ka pwede. Babalik. Yes. Babalik sa'yo. Tapos i-invest ng government. Ng gobyerno. Para magkaroon ng continuity. As you all know, ito may kwardya. As you all know, yung ninyo, merong cleaner. May maintenance. So may nag-release, may nag-kwardya. Tapos, as you all know, maraming maintenance equipment or mga equipment na tulad ng elevator. So yung ipon ng kita ng pera, gugulong, lalago, yun ang pang-maintenance natin para mapanatili, maliwalas, maglinis at kaigay-gaya itong kanilang batong bahay ng condominium. So kanina, we were inside the room. Model no? Na-imagine mo, tama, tatlo anak niya, siya at asawa niya, so lima sila. Hindi ko lang kung kasama pa yung nanay. Pero lima sila, the very least. Nasa isang kwarto lang. Just imagine how much they are paying para mamupahan. Ito, halos wala silang pinabayaran. Tinuturoan ko lang sila na maging nababago ang mindset nila na sila ay kailangan mag-impo, kailangan mag-impo. So may bahay na sila, may ipon pa sila. Pagdating ng araw, kumikit ang mata nila, kumantay ang paa nila, papanatag sila. Yung kanilang iiwang mahal sa buhay, may masisipo. Panatag silang bilisan sa buhay. Kaya kanina, ang pakiusap ko lang, si Chris. Alagaan nyo, panatilihin yung malinis. Ano, may basketball court ka, merong kalupay, meron kang roof deck, meron kang swimming pool, kompleto na po. Paano po sila napili, Yorme? Ah, yung mga doon sa building, sila ang priority. Dahil yung sa NHC doon, magkikiba na. Kasi hindi naman namin property yun. Ito property namin. So, prioritize namin sila. Ngayon, yung sobra, ang ginawa natin, nag-public announcement tayo. Lahat pwedeng mag-apply. Sabihin, when you sing lahat ng posibleng namumupahan. Gusto magkaroon ng sariling bahay. Lumagsak, ako dami. I think, more than 50,000 na nag-apply. O para wala naman kaming kikilingan, parang Jimmy said, walang kinikilingan. Ang ginawa natin, live. Nilagay natin sila sa Tambiolo. Binunod natin, bahala na ang Diyos sa kanila. Kung yung ba'y tadhana nila. So pagbunod natin, katulad ng mga narinig mong kwento, nag-apply lang sila, nilakalay. In fact, yung isang kausap ko, apat naman ang anak, son and parent, hindi rin niya alam na nabunod na siya. Ikinuwento lang sa kanya. Uy, ikaw ba si ganito? Uy, nabunod tas nila. Medyo katamtaman lang yung taas ng nanay. Nauntog pa siya sa bahay niya. Nauntog siya. So, just imagine this type of story that inspires me. Ano, ilan pa kaya sa Metro Manila? Sa Metro Manila alone, ilan pa kaya ang nasa squatter? Ilan pa kaya ang nangungupahan? Sa buong bansa, ilan kaya ang squatter? Ilan kaya ang nangungupahan? Imagine, kung nagawa natin ito sa tulong ni Vice Mayor Hany Lacuna at ng mga pusihan, nagawa natin sa loob ng pandemya sa mabilis na panahon. What more we can do? Ano pa kaya pwede natin magawa na mabago ang milyong-milyong pamilyang Pilipino sa Metro Manila at sa buong mundo? So what are the chances? So nagawa sa Manila, malaki ang tsansa na magawa sa Pilipinas. I'm happy. In fact, again and again, maraming salamat sa Diyos.
At sila, sinasabihan ko sa kanila, mamayang gabi, ngayon, official na eh. Natanggap na nila. Mamayang gabi, bago sila matulog, pasalamat sila sa Diyos, huwag na isko. Bakit? E dinilig ng Diyos yung panalangin nila. O masaya na ako na binulay. Kami ni Vice Mayor Hanit ako. At sa po ng aking mga. At least, masasabi ko, nakakatulog ako ng mahimbing pagdating ng araw. Makikita ko sila panatag ng pamilya. Your man, other issues, yung SWS survey, tumas daw po yung bilang ng mga nakaranas ng gutom from September to December 2021. Exactly. Kaya napansin mo, nag-food security program kami, yung food boxes ng Manila. So, kami, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, at least mapagtatanong-tanong mo sa Manila, bawat pamilyang Manileño nakakatagap ng food box. Nung kasagsagan ng pandemya, 6 na sunod-sunod na buwan. Ngayon, January, February, pero mo, nakakaraos namin, nairaraos namin. Kung kaya namin gawin yun, sa may nila. Bigyan lang ako ng pagkakataon ng Diyos at ang taong bayan. Yung pagkain na pinuproduce ng mga magsasaka, bigas, gulay, at mag-ahayop, karne, isda, bibiling ko yun, yun ang ipangayod ako sa lahat ng mga kababayan ng Pilipino. Saan ko kukunin ng pera? Kasi kailangan ng pera nun. Manilingin lang ako ng 203 billion na utang ng isang pamilya. Ipamimigay ko sa taong bayan yung pera na yun. Total, sa bayan naman yun. Total, sa bansa naman yun. Wala na akong gagawin. Ipatutupad na lang yung batas. 203 billion. Kaya magpakain, ito ah, para sa kalaman nyo, kaya magpakain ng mahigit 50 milyong Pilipino sa loob ng isang taon. Ibig sabihin, sa kulang-kulang dalawang sako, mahigit kumulang dalawang sakong bigas, kaya kong ibigay sa bawat Pilipino, hindi lang pamilya, Pilipino. So magagamit natin yung 203 billion na mana, utang ng isang pamilya dahil sa minana niya yung bilyong-bilyong pera na kukunin lang natin para sa taumbayan. Kaya may mapatugunan naman ako, awa ng Diyos. Huwag lang sana masayang. Sayang, pagkasayang, pagkakataon na natin ito, makasigil mo. Makuha yung pera. Mayroon mo lang siya. At least hindi ka na magulito. Ulam na lang yung pera. So malaking bagay. Kaya naawa ko yun kami SWS. Sinabi niya September. Magkita mo. Kami naman, pinipilit kong unawain. Kahit ibenta ko lahat. Kahit ibenta ko si Tingon. Gusto ko pati yung rock tower, ibenta ko makakarap. Kahit ko yung mga panunin niya. Kahit ko yung mga building niya. Nalulugi pa. Yung mga bagay niya, wala namang kwenta. Hindi naman napapanabangan ng tao. Kaya yung tao, pagdating ng umaga, magugutom. Pagdating ng hanghari, magugutom. Pagdating ng gabi, magugutom. Kaya, buti pang ipakain mo lang sa tao. Which nagawa namin dati, kaya namin gawin ulit. At hindi ako mangihimi. O, magaling na. O, inisipit, panikat ko lang. Yung sitwasyon na ayaw ko yung magutong na tao dahil alam ko ang pakiramdam ng isang sigurang mahapdi dahil walang laman ng tiyan. Yan ang gagawin natin pagdating ng araw. May awan Diyos, base ka sa question mo. Mayor, since nabanggit din na rin yung mga assets na hindi mapakinabangan and kailangan natin ng pondo para magpakain ng mga tao. So, are you pertaining to the DB market? No, lahat. In the future, for example, even in the future, may asin, may area ng gobyerno, nakatiwangwang, taong gutom. Hindi na mag-realtor ang gobyerno yun. Kailan pa nag-realtor ang gobyerno? Doesn't make sense. Kaya yan, ipinauukahan para gansain, para kumita lang yung kumari na long-term lease.
kaya naman, kapatunabangan ng tao, hindi kapakinabangan ng mga kumpare, kumare na malapit sa politiko. Ngayon, pagdating ng araw, yan ang survey niya. Tayo ang presidente. Isasalya mo lahat ng lupa ng estado na hindi ng kapakinabangan. At isasalya mo rin yung mga asset na underperforming. Ano yung mga asset niya? Kaya sinasabi ko sa inyo, I don't know how you understand yung ibig kong sabihin, tao muna. It all honest. It's always about you, paano tayo makatawid. Kasi at the end of the day, sa finance, tayo pero you are meant to answer the issue once and for all. Yung kinita natin dun sa binenta, dun sa DB Market. Ano ba sa community? Tinayo mo ng bahay. Dati, nangyong nga ako doon, upa na ng mga nagdadaami. Ang upa, upang palugin. O nagsusunod yung basin. Nagutuman ka ako. Aning ko bilhin. Aning ko yung balo. Kaya sa puso yung alaw problema. Ano? May korupsyon? Wala. May pangabuso? Wala. Nawala pa yung mga pendo? Wala. At 2 years ago? 2 years ago? So you're saying ginamit po natin, Mayor, sa pagpapatayo? Of course, and lahat ng mga gamit natin kakailangan nila. Binili mo ng panghina mo habang may COVID ka. Binili mo ng gamot mo habang may COVID ka. Sabi ko sa'yo, hindi ako kahiya matangos ang inyong kumaglalakad sa amang kalye ng mundo, ng Manila, ng bansa. Dahil gusto ko iramos sa iyo. Iramos ang tao. Itawin ang tao. Itawin ang tao. Eh bakit kung matanguli, sinasabi nila, hindi naman kami inalis. Sila rin may sabi. Kaya yung mga istasyon na pinigyos, ang dama, alam naman natin ba yan mo yan. Saka sinabi na nila may kandidato na silang presidente. Buti pa Jimmy, walang sinasabing kandidato presidente. Imbisibil ko na sinasabing kandidato presidente. Kayo, alayon ko na lang presidente. You're just doing your job. Eh yung istasyon na yun, sinabi nila may kandidato na silang presidente. Anong aasahan mo? At saka yung ginamit, hindi ka na may nila yung palonggis yun. Kaya sasabi ko, kaya natin ako TV yan tayo. Kung kapahamakan ang tumulong sa gutom ng tao, ang tumulong na magtatag ng bahay na bato sa nasunugang bahay. O, di ba rin ang pangamakal? Kumayos na rin ako. Kanina yung 203 billion pesos. Sumagot po dun yung camp ni Marcos saying that the rival camps are just misdirecting the public na po dito sa issue. Well, ulitin ko. Dalawang bagay lang yan. Nagsisinungaling yung kambo niya. O nagsisinungaling yung poro system. Kayo yan ang musika. Ayoko talaga. Ayoko magpintangan sa akin. Politika pa naman ang politiko. May desisyon ang poro system. Sabi, final and executory. Sabi, wala nang maliwanagan. Sige niya, nagbuhan ng interview. Ngayon, nasasabi ko si Mimi. Nagsisinungaling. Kayo na mahala. Nagsisinungaling. Si Ferdinand Marcos Jr. O nagsisinungaling yung nanginigima Justices ng Supreme Court. Kung sino nagsasabi ng ito, Supreme Court, 15 Justices, Institution, o sila. Ngayon, sino magsasabi? Kayo na mahal. Kayo na magbala.
sinungaling, sino ang nanloloko, sino ang nagtatangso. Hindi ko po yan mausgaw. Ibinabato ko po yan katanungan sa ating mga kababayan. Nasa inyo ngayon, gusto niyo makulikta yung 203 billion na 30 years hindi nakulikta. From 23 billion, naging 203 billion. Pero sigurado ako ito nagbayad ng wish last year. At saka yung reporter. Gusto niyo ng pagkakapantay pantay, Mindanao, Visayas, Luzon, walang mahirap, walang mayaman, walang middle class, walang malakas, walang mahina. Bigyan niyo lang po ko ng pagkakataon maging pagkakasa. Ipanaraman ko sa sawang pagkakataon. May pagkakataon. We are all right. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.